Magandang umaga po sa inyong lahat, Pastor Alan po, para sa ating morning devotion. Nais ko pong i-share sa inyo ang Psalm 34 verse 8. Basahin ko po. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Sa ating pong wika, o inyong tikman at tingnan ninyo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Taste and see that the Lord is good. Alam niyo po, na-experience po natin ang mundong ito. Nagkakaroon po tayo ng experience sa mga material at physical na bagay sa pamamagitan po natin mga senses. Ang senses natin, yung sense of taste, yung panglasa, paningin, pangtinig, yung touch. Ito po yung mga senses. Ito po ang nagbibigay sa atin ng ability na maintindihan ng mga paligid natin. Ay, hindi po natin masasabi yung madula, ay, rough, makinis. Pag hindi mo ginamit ang senses, maalat, ma-sweet, ginagamit po natin lahat senses. Ito po ang nagbibigay sa atin ng ability para ang lahat ng bagay maintindihan natin, maunawaan natin. At ang nangyari tuloy po, dahil po sa senses na ito, ito tuloy ang naging basihan ng ating mga paniniwala, ng ating mga prinsipyo, at mga bagay na ating ginagawa. Kaya mayroon baga tayo pong example, to see is to believe. Ayun, mga bagay na tuloy na pang physical at paggamit, at pag hindi po natin na nagamit ang senses o hindi nagagamit ang senses sa isang bagay, ay hindi ko natin masyadong napapaniwalaan. Parang gusto nating makita, malasahan, marinig, bago natin paniwalaan dito. Ayun din ho naman ang gusto ng Diyos sa atin. Ang Diyos ho, ang sabi niya ay, God is good, yung sa ating binasa. Pero malimit, hindi ho natin pinaniniwalaan. Hindi natin, pag may nangyayari sa atin, hindi natin siya basta-basta natatanggap. Dahil para sa atin dapat maramdaman. Kaya ito pong 34 verse 8, binibigyan tayo ng very exciting invitation ng ating Panginoon to experience the goodness of God. Ay, intindihan niya na kailangan natin itong maranasan, matikman. So, sabi niya po, taste and see. So, yung pagiging malasahan mo at makita mo ang kabutihan ng Diyos, yun ang gusto niya pong maramdaman natin ngayong umaga. Alam niyo po, ako mahilig din po akong makinig o manood ng mga cooking sa YouTube, sa TV. At ang galing ng mga chef pag sila ay nagpapakita ng pagluluto sa isang menu. Bawat pong lutuin nila, i-describe po nila ang flavor ng kanilang niluluto. Gano'n ito katamis, gano'n ito kaalat, gano'n ito kaasin. At parang ang sarap tingnan habang dinidescribe nila. Pero alam niyo po, may mga bagay na hindi mo matututunan sa pakikinig lang o sa description lang o nababasa mo lang. Malalaman mo lang kung gaano kasarap yan, kaasim yan, katamis yan, ay kung ilalagay mo sa iyong bibig. Di po ba? O, dahil po dyan, gusto ng Diyos na hindi lang natin mabasa, ma-describe sa atin, mapakinggan natin ang kanyang kabutihan. Ang hamon niya po ngayong umaga sa atin, ikaw, ako mismo, ngayong umaga, matry natin, matikman natin ang kabutihan niya. Makita natin ang kabutihan niya. Dahil yun o ang susi ng tunay na pagtitiwala sa kanya. Kaya sabi niya doon, mapahala lang mga tao nagtitiwala sa kanya. So, dahil po dyan ang hamon sa atin ngayon sa ng Diyos, kung banong may mga bagay na hindi talaga kayang makramdaman, makita at paniwala kung hindi mo gagamit senses, ay ito, gusto niyang tikman natin. Gusto niyang gawing intentional na, maging intentional ang namaramdaman natin ngayong umaga, kanyang kabutihan. Paano natin gagawin yon? Alam niyo po, ganito po yon. Ang salita ng Diyos ay punong-puno po ng mga bagay na gustong pagawa sa atin ng Diyos. At ang mga pagpapala ay nandun sa kanyang salita. Kung inyo lang pong kukunin ang salita ng Diyos ngayong umaga at babasahin, at pagkatapos ay mananalangin, bigyan ka ng lakas ng loob, karunungan na gawin ito, sabi niya po doon, gawin mo ang iyong nabasa mula sa mga salita ng Diyos. Try it. Sabi niya po,
So kung meron kang pinagdadaanan, kung meron kang problema, anong bagay na meron ka, kunin mo ang Biblia at hanamin mo po ang kasagutan dito, tapos gawin mong pinapagawa. And then, try. Trust His Word. And then you will see the goodness of God. So ayaw ng Diyos na basta na lang kinukuha natin ang salita ng Diyos. Gusto niya po ay ma-experience natin ang salita ng Diyos. Dahil pag hindi natin na-experience ito, hindi natin makikita ang mga kabutihang nangyayari sa atin. Si Apostol Pedro nga may sinabi siya sa 1 Peter chapter 2 verse 3. You have tasted that the Lord is good. Ibig sabihin talaga kung mayroong mga bagay na pwede mong maramdaman mula sa salita ng Diyos. Hindi lang ho yung basta na lang nababasa at pinakikinggan natin. Yung meron ako napansin sa binasa natin, di nyo po ba napansin yung salitang taste and see? Kakaiba ho, di po ba? Inuna yung taste bago yung see. Di ba dapat sa atin ordinaryo, see first and then you taste it. Bakit naman ako titikim yung sabay, di ko pa nakita. Pero sa kabutihan ng Diyos, ang una niya pong gustong gawin is taste. Ibig sabihin niya po ay try it. Ano po? Take it. Dahil gusto ng Diyos, mabuhay po tayo every day, every morning, by faith, not by sight. Pag tinaray po natin ang salita ng Diyos, dun mo lang po at na-experience natin na totoo ang kanyang salita, dun lang po natin makikita. Kasi yung believing is in seeing, at yung tasting is in the, ang maglilid sa atin para maskita natin ang salita ng Diyos na totoo. And then you will believe it dahil naranasan mo. Kaya at pagdating po ng panahon na tinay mo pong salita ng Diyos at pinaniwalaan mo, din mo lang mapapansin ang mga kabutihan ng Diyos sa iyong paligid. Ito lang mo nasasabi ng sarap ang buhay ng umaga. Doon mo lang makikita na napakasarap pa lang ng hangin. Kikita mong napakasarap tingnan ng buhang liwayway. Doon lang masasabi na ang mga bagay na dumarating sa iyo ay biyaya ng Diyos dahil na-try mo ang salita ng Diyos. Taste and see. The only way po para masabi mo ng totoo ang salitang God is good all the time is to try the Word of God and see. After trying, you will see. At pag nakita mo na doon, wala kayong mong masasabi, God is good. Doon mo lang makikita na in bad times and good times, all things work together for good. Kaya ngayon pong umaga, try. Ibig sabihin, taste. May trial ka ba? May problema ka ba? May sakit ka ba? Kunin mo po ang salita ng Diyos, basahin mo ang mga bagay patungkol dito at kung anong inubutos niya, i-try mo po. Taste it. And after that, you will see the goodness of God. And then you will experience goodness ng Diyos sa iyong buhay. Doon mo lang makikita na mas masarap pala. Baling wala kang kamang malambot, pero mayroon ka namang tulog. Baling wala kang masyadong pera, pala mayroon ka namang magandang kalusugan. Baling hindi ka salat ka sa mga bagay, pero mayroon ka namang pamilyang mapagmahal. See the goodness of God. Diyan na po yan po ang ating experience ng umaga. Let us pray, Lord, tulungan niyo po kami makita namin. Matry namin ang salita ng umaga at makita namin ang kabutihan. Masabi namin at the end of the day, God is good all the time. Tulungan niyo po kami pagpalain sa umaga. Ito, sa araw na to, in Jesus' name, Amen.